So, kumusta kayong lahat? Yun nga, nabasa naman ninyo sa ating title, sa title ng ating video. For today's video, I'll be teaching you how to register, take course, and obtain a certificate in TOP or the so-called TESDA online program using, syempre, ang ating gamit na gamit, ang ating smartphone or ang ating mobile phones. So, ano bang hinihintay natin? Let's get started! Okay, so first things first, ang una natin gagawin ay kiklik natin ang ating web browser. So, most of the time ay Google ang ginagamit ko kasi ito yung pinaka mabilis. And then, let's go to etesda.gov.ph. So, pupunta kayo dito sa site ng TESDA, but I do suggest na you click the desktop site. Why? Kasi ito po isang feature kung saan pakikita po niya yung whole page na mayroon ang website ng TESDA. Ngayon, next thing na gagawin po ninyo, you click login. Since ako po meron ng account, pwedeng i-click ko na po yung login. Or kung halimbawa naman nakapag-sign up na po kayo at nakalimutan nyo po ang inyong password, ito lang po ang i-click nyo, forgotten your username or password. But if you do not have your account, may nakalagay naman po dito, is this your first time here? Hi, for full access to courses, you'll need to create yourself an account. All you need to do is make up a username and password and use it in the form of this page. If someone else has already chosen your username, then you'll have to try again using different username. So, mag-create po tayo ngayon ng ating account. Make sure na i-fill up po natin yung mga information, lalo na po yung may mga ganyan. May mga note pong yan. And make sure din po na tama ang mga info na ilalagay nyo. You double check it, you triple check it, kasi yung name po na ilalagay ninyo ay siya rin pong mapapalagay sa certificate once na natapos nyo na po yung course na tinitake po ninyo. And make sure na inilagay nyo ang correct email address, then first name, surname, noun, your country, the personal info, the complete permanent mailing address, mahalaga po yan, learner, trainee, student clients classification. Make sure na ilalagay po natin yan. At ang gamit na I am not a robot, titingnan po talaga dito, kukonfirm kung tayo po ba'y mga tunay na tao. Ano ba? And then after po ninyong makapag-create ng account, ay may darating po sa inyong email from TOP or the TESDA online program na ilalagay po dito o nakalagay po dito yung confirmation ninyo. You have to confirm your account para tuloy-tuloy na po yung paggamit natin ng ating TOP. And then once confirmed, you have to log in using your username or your email and your password. Ayan po ang aking password. Hulaan nyo na lang po, bilangin nyo po yung asterisk. And then, mas mainam na click nyo na lang yung remember username para once na mag-login ulit kayo, ay dadirect na agad kayo dyan. Yan. Meron na po tayo ngayong login username and password. So, we can start taking the courses. Paano po ba tayo mag-take ng courses? Click po natin ito. And then, makikita po natin dito yung ating mga courses na pwede nating i-take. Meron po tayong 2020 link to free courses, free webinar registration, 21st century skills, agriculture, automotive, entrepreneurship, electrical and electronics, heating, ventilation and air condition, human health care, ICT, lifelong learning skills, maritime, process food and beverages,
social community development, and others, tourism and Tibet. Ako po, since gusto ko pong naka-align po sa aking trabaho, ito po muna yung una kong tinake na course, 21st Century Skills, and then Communication, Receiving and Responding to Workplace Communication. Idadirect po tayo sa module given. May mga babasahin po tayong module. And then, once you're done reading it, analyzing it, conceptualizing it, you click this one. Next po yan. Hanggang sa matapos po natin ang course outline. Ano po? Yan. Ito po yung kauna-unahang kong tinik na course sa TESDA. Meron po tayong mga assessments na kailangang sagutan, the unit test, 1 and 2, the post-test. Huwag pong kalilimutang sagutan ng mga ito kasi hindi po tayo makakapag-move forward kapag hindi po natin sinagutan ang mga unit tests na ito. After taking the post-test, we have to click the course evaluation survey. Ito po ay isang survey para mas mapabuti pa ng top ang kanilang mga programs. Yan, sabi dyan, congratulations for finishing the course. Yan, meron tayong 8 pages na sasagutan. Make sure na sinagutan po natin lahat. Yung may mga asterisk po, yun yung mga kailangan nating sagutan lahat. Then after that, kapag complete na po at may check na lahat ng ating sinagutan, ay pwede na nating makuha ang ating certificate. Certificate of Completion. Yehey naman! Click po natin yon, and then makikita natin kung kailan na-issue ang ating certificate. Ang akin ay last Tuesday, April 28, 2020, 1:47 a.m. yan. Madaling araw po ako most of the times nagsasagot kasi ito lang po yung time na mabilis ang internet. And if you are asking me kung ano pong internet ang gamit ko or connection ko, mobile data lang po ang gamit ko. And then, para makuha po natin yung ating e-certificates, we just have to click get your certificate and then the download lang po natin. You have to click download. Pag na-download na po natin, automatic po yan, magbubukas and then makikita po natin ang ating certificates. And then, pwede na po tayo ulit mag-take ng ibang courses na gusto po ninyo. If I'm not mistaken, ito pong mga certificates pong ito ay Certificate of Participation and Completion. And if you want to have your national certificates, kailangan po nating magpa-assess. But depende po iyon sa programs or courses na tinake po natin. Ito po yung mga frequently asked question natin. Click lang po natin dun sa FAQ. Ito pong mga ito ay libre. The TESDA online program is available for free. There is no tuition fee required here. Do we get a certificate of training after completing the online course? We have developed the online courses to be accessible to as many Filipinos as possible. You will get a certificate of completion once you finish the course, and if you think you are ready, then you may take the face-to-face assessment for national certification at any TESDA accredited assessment center or venue. So I do hope na nakatulong po ang videong ito para sa mga mobile users natin, and happy taking ng ating mga courses. Huwag kalimutang i-share. Sabi nga nila, sharing is caring. Muli, ito po ang inyong cute na cute
Sir Kit at your service na nag-iiwan ng katagang, every day may not be good, but there's good in every day. Always remember my name, Kit. Keep in touch. God bless you.